sa sobrang daming mga parts na pinalitan nila ay hindi pa rin na-solve yung problema. Ito yung mga parts na pinalitan nila. Medyo payat-pitaka talaga yung sitwasyon dito. So ayan, ito yung unit natin, Toyota Wigo. Observe lang natin yung sitwasyon dito. So ayan, pinaandar lang muna natin. Kita natin dito na nakailaw tong check engine. So ayan, ang tanong natin dito, bakit kaya nahirapan sila sa ilaw na yan? Dito naman tayo. Ang problema natin dito ay wala tayong aircon. Ayan. Ano yung mga inilisan? Tingnan lang muna natin tong mga parts na pinalitan nila. Medyo marami-rami na rin to. Tapos may buong throttle pa. Yung oxygen sensor ay bago na rin. May TPS sensor pa dito. Sa sobrang dami ng mga parts na pinalitan nila ay wala pa rin nagbago sa problema. So ito yung dahilan bakit nagpalit sila ng mga parts na yan. Pasok. Ang gagawin natin dito ay titingnan natin kung ano ba yung dahilan bakit marami na silang pinalitan dito na parts pero hindi pa rin nasolve yung problema. So pray lang yung tutorial natin sa mga nanonood dyan para maraming matuto sa mga video natin ay pakishare na lang sa video natin. Maswerte yung mga nanood dito kasi ang trouble dito ay medyo mahirap talaga. So kita naman natin na marami na talaga yung pinalitan nila dito pero hindi pa rin talaga nagawa. So maswerte tayo na nagawa ko ng video dito para tayong lahat ay makita talaga natin kung paano natin to masolve. So yan, simula na tayo. Agay tagam, aw, tabang di ay. Medyo nasamad yung electrician natin dito. Medyo kursunada talaga yung electrician dito. So yan, kita natin na basic opera ng mga pansit na naman yung ginawa niya. Sana lang walang copyright na magreklamo dito kasi kumanta yung electrician natin. Siyempre sa mga gustong gumaya sa electrician natin, okay lang na mag DIY kayo. Tabas-tabasin nyo lang yung mga wirings tulad ng ginawa niya dito. Tatabas-tabasin lang natin yung mga wirings dito. Total, hindi naman tayo yung may-ari ng sasakyan na to. Kita natin yung wirings na mukhang first time pa talaga itong mabuksan. No, that you wrong with me. I'm gonna wish your love and see, I love and see. Nagtaka talaga ako bakit pa binaklas yung wiring nakasilyo naman yan. Hindi naman siguro magkakaproblema ng grounded dyan. Ayun, sinira pa ng lalo yung harness natin. Medyo bugoy-bugoy talaga tong elektrisya na to. Hindi talaga naghinay-hinay sa trabaho niya. Unsa gyud kahay tuyo-tuyo aning tawhanan ning anong gi langkat-langkat ng ning harness ani. Observe nga natin dito. Ayun. Ay, no, that you wrong for me. Ito, tingnan niyo mga guys. No, that you wrong for me. You see that? Nagagiday, no? See? Kinanano eh? Grabe. Mangula talaga. Halaka, nagagiday grounded. Naro. Hala, uy. Hala, uy. Noon saan mga wira, uy. See? Dagaan na, uy. See what's happened? Nga, uy. Si Luya tani ba? Yun. Ito mo na, butlo na tala rin eh. Wala, oo. Wala, uy. Kita natin yung wire na kunti na lang ang kulang talaga at napuputol na. Medyo malala talaga yung grounded dito. Hindi talaga nagkamali yung electrician natin sa patsamba niya. Kita naman yung ebidensya. Parang ano na nangyayari dyan, parang may hagdan yung grounded. Sa mga nagtatanong bakit na grounded, isilyado naman. Kita natin yung hagdan-hagdan na yan. Maluwag kasi yung harness sa loob at gumagalaw siya.
Kaya sa tagal ng bagid-bagid ay samad-samad talaga yung harness natin. Ibig sabihin ay itong plastic na to mismo yung dahilan ng grounded. Ito na yung mga wirings na medyo naputol na talaga dahil sa na-grounded siya. So bali tatlo yung naputol na talaga. Tapos yung iba naman sa ito, yung mga ganito na may ano lang dito. Gagawin lang natin dito ay lagyan lang natin ito ng electrical tip. Okay pa naman to. So bali 8 wire to lahat. So ngayon ang gagawin natin dito ay try muna natin kung okay na ba talaga. Mamaya na natin yan sa uli kung maging okay na. Tapos yung ECU natin, medyo kawawa na yung kahimtang ng ECU natin dito. Maraming bisis na to na tinorture nila. So tinorture talaga nila tong ECU. Pero sa tingin ko ay kailangan talaga tong buksan namin, lagyan namin to ng gasket all pag naging okay to. So mamaya na kung maging okay talaga. Sige, kapit mo yung one. Yung ECU kasi natin ay niligwat-ligwat nila kasi binuksan nila sa loob. Pero wala namang problema dyan, may solusyon naman tayo dyan. So ayan na, try na nating paanda rin dito kung ano na ba yung resulta ng hula-hula natin. Rin. Yan. So yung check engine natin ay cooking okay na talaga. Hope natin, try natin ulit. So yan. So ibig sabihin ay pira na naman to. So very easy lang talaga. So dahil sa okay na sa dito, ang gagawin natin dito ay babalik na natin yung mga wirings natin dito na binungkat natin. Itip natin ng mabuti. Uli na natin to. Ang ginawa namin dito ay mas kinapala namin yung electrical tape para gumuot-guot na siya at hindi na siya maluwag, para hindi na gumalaw yung harness sa loob ng plastic. Tapos ayan, binuksan namin yung ECU. Nilagyan lang muna namin to ng gasket all para hindi makapasok yung tubig. Kasi iniwan lang nung nagbukas nito na nakatiwangwang yung ECU natin. Kaya inagapa natin para hindi masira. So yung wirings natin dito, so ayan, bago na yung electrical tape na nilagay natin. Medyo sulit na talaga yung pagkagawa natin dito para hindi na talaga mangyari ulit yung nangyari ngayon. So okay na. Kaya ang gagawin natin dito ay road test na tayo. Yan guys, road test na tayo. Susubukan na natin kung okay na ba yung check engine natin, kung hindi na ba babalik. Uvertic sirit yung ginawa ko dito. So ayan, lahat ng sasakyan ay uvertican ko lang. Kita natin na umabot ng 100 yung takbo natin, pero hindi na talaga bumalik yung check engine.